Kapag ang puso na ang nagdidikta tungkol sa pag-ibig, hamakin ang lahat, masunod lamang ito. Ngunit paano kung umibig ka naman sa isang tao na maling pagkakataon? Ipagpatuloy mo pa kaya ang inyong nasimulang pag-ibig? Kaya naman, sa kwento nating ito, tunghaya natin ang pag-ibigan ni na Chloe at Tyrone. Hanggang saan kaya hahantong ang kanilang relasyon? Chloe, look at me. Bakit ka nandito? Alam mo ba ang ginagawa mo? Napaiwas ng tingin ang dalaga. Ang totoo kasi, hindi niya maintindihan itong si Sir Tyrone. Ginagawa lang naman niya ang lahat para magkita silang dalawa ng madalas, pero parang hindi naman ito natutuwa sa kanya. Tyrone, ginagawa ko ito para sa ating dalawa. Pero bakit parang hindi ka masaya? Paano mag-work out ang relasyon natin kung ganito palagi? Nililihim natin ang relasyon natin? Oo, hindi ako masaya sa ginagawa mo. Ilang beses ko bang sabihin sa iyo na huwag mong ipalata ang sitwasyon natin? Alam mo, Tyrone, hindi mo kailangan ipabatid sa akin iyan. Wala namang masama sa ginagawa ko, hindi ba? Nating dalawa. Akala ko ba mahal mo ako at mahal natin ang sitisa? Hindi niya napigilang maging emosyonal. Sobrang excited kasi siya na makasama ng mas matalas itong si Tyrone. Ngunit ito pa ang kanyang natamo. Narinig nitong si Chloe ang hininga ng lalaki na tila nagdalawang isip sa kanyang mga nasabi sa dalaga. Gusto kita, Chloe. Hindi pa ba sapat ang ginagawa ko sa iyo? Yung pinaparamdam ko sa iyo. Ang gusto ko lang naman sana ay mag-ingat tayo. Hindi tayo katulad ng iba na pwedeng magsama anumang oras. Pero Tyrone, nag-ingat naman ako, ah. No, Chloe. Sa pinapakita mong iyan, pinapalata mo lamang na may relasyon tayo. Hindi ba sinabi ko sa iyo na ilihim mo natin ito? Hayaan mo darating din ang araw na ipagtapat ko ito ang totoo sa kanila. Pero Tyrone, ang ibig mo mang sabihin na talagang ayaw mo ako makita ngayon? Ako na nga ang gumagawa ng paraan para sa atin. Hindi na kinaya ng dalaga ang kanyang nararamdaman. Kaya sa isang iglap lamang ay labis ang pagkainis niya. Tinapon na lamang ng dalaga ang pasalubong na para sana sa lalaki at bigla itong naging emosyonal. Gusto lang naman kitang makita araw-araw, Tyrone. Masama bang ginagawa ko? Natatakot kasi itong si Tyrone na malaman ang kanilang lihim. Unang-una dahil siya ang guro sa kolehiyo nitong si Chloe. Diyakap agad ng lalaki ang dalaga. Naging emosyonal sa mga oras na iyon. Sige, Chloe. Gagawan natin ang paraan ito. Pero please, mag-ingat tayong dalawa. Ayaw kong darating ang araw na mahuli nila tayong dalawa. Dahil lang pa nito para magkahiwalay tayo. Napangiti siya at tuloy na niyang napatahan ang dalaga. Gumaan naman ang pakiramdam nitong si Chloe matapos silang nag-usap. Matapos ng kanilang klase, nauna itong si Chloe nagtungo sa may parking area kung saan nakaparada ang sasakyan nitong si Tyrone. As usual, natatakot itong may makakita sa kanila. Pero ganun pa man, kung mangyari man ito, handa niya paglaban ang kanyang gurong si Tyrone. Sino ba naman kasing babae ang mahulog sa lalaking iyon? Bukod sa binayaan pa ng kagwapuhan, mabait at matalino pa ito. Habang nasa loob siya ng sasakyan, naisip nitong si Chloe kung bakit nga ba kasi ipinanganak itong si Tyrone nang mas maaga pa sa kanya. Subalit hindi naman mahalaga yon sa kanya ang edad, basta nakasigurado siyang mahal niya ito. 30 taong gulang na itong si Tyrone, samantalang si Chloe naman ay 18 taong gulang pa lamang. Subalit, ayon nga sa kasabihan na hindi mahalaga ang edad sa dalawang taong nagmamahalan, basta tunay at tapat sila sa isa't isa. Sa unang pagkikita pa lamang ng dalawa sa universidad na pinapasukan ni Chloe, ay iba na agad ang kanyang naramdaman sa lalaki. At halos pagkaguluhan ito sa loob ng campus, lalo na sa mga kababaihan. Napatay-patay kay Tyrone, pero dahil nga sa ilan lamang silang lalaking guro sa kanilang campus, kaya naman naging big deal ito
para sa kanila. Hanggang titig lamang siya noon sa guro. Habang natuturo ito, ano bang naman kasi ang kanyang laban, isa lamang siya noong bagong lipat mula sa ibang universidad. Isang hapon noon sa library, saglit muna siyang umalis sa mesang kanyang pinag-reviewan para kumuha ng panibagong aklat. Ngunit pagkabalik niya, laking gulat ng dalaga dahil naroon sa kanyang mesa nakaupo ang gurong si Tyrone. Hindi niya inaasahan ito dahil marami namang bakanting mesa sa loob ng library. Hinayaan na lamang ni Chloe ito pero sa kanyang puso ay talagang kilig na kilig siya. Ito ang unang pagkakataon na makita niya ng malapitan ang lalaki at nakiusap ito sa kanya na kung pwedeng tumabi sa kanyang mesa. Halos bumilis tuloy ang kanyang pagtibok ng puso noong nakita niya ang lalaki ng malapitan. Pumasok sa isipan nitong si Chloe na marahil may interest din ito sa kanya. Noong araw na iyon, naging madalas na ang kanilang pag-uusap, lalo na sa telepono, hanggang nauwi na nga ito sa gabi-gabing tawagan. Sa pagdaan ng mga araw, sa tuwing nakikita niya ang lalaki, tila may something na naramdaman siya. Marahil may gusto na siya rito. Hanggang isang araw, na-realize niya na hindi niya na ito kayang mawala sa kanyang panangin. Naniniwala si Chloe na silang dalawa ang meant to be. Alam niyang parehas lang ang kanilang naramdaman sa isa't isa. Hindi rin makalimutan itong si Chloe ang araw na sinabi ni Tyrone na gusto niya ang dalaga, higit pa sa estudyante. Ang sarap sa pakiramdam na gusto rin siya ng lalaking mahal niya. Siya nga pala, Chloe, hindi man natataka ang mga magulang mo na minsan matagal kang nakuwi sa bahay? Huwag kang magalala, Tyrone. Hindi naman napapansin ang mga magulang ko dahil palagi naman silang wala sa bahay. Palagi silang nakatuon sa business namin. Chloe, hindi ka ba natatakot sa mga magulang mo na malaman nila ito? Alam mo, Tyrone, wala akong pakialam sa kanila. Hindi rin naman ako mapipigilan, hindi ba? Dahil wala naman tayong ginagawang masama. Biglang hinlaplos ni Tyrone ang pisngin ng dalaga kaya napatingin ito sa kanya. Kaya nga gusto kita, Chloe, dahil palaban ka. Hindi kalayuan masyado ang kanilang bahay mula sa universidad na pinapasukan itong si Chloe. Katulad ng nakasanayan, hinihinto nitong si Tyrone ang sasakyan bago dumating sa bahay ni na Chloe para makaiwas sa mga matang nakasubaybay. Tyrone, hanggang dito ba talaga ako? Kailan mo ba ako ihatid sa bahay namin? Binuksan ni Tyrone ang ilaw na sasakyan at humarap sa dalaga. Chloe, hindi ba pinag-usapan natin ito? Baka may makakita sa atin. Sige, Tyrone, e-text mo na lamang ako kapag nakarating ka na sa inyo. Siyempre naman, Chloe, walang araw na hindi kita ni-text, hindi ba? Bago bumaba ang dalaga sa kotse, nalikan nito ni Tyrone sa pisngi at laking tuwa naman ang dalaga. Sige, Tyrone, mag-ingat ka pa uwi. Tuloy na ngang umalis ang binata. Samantalang nasa harapan naman ng kanilang bahay itong si Chloe. Pagbukas ng pinto, nagulat siya dahil naroon pala ang kanyang mami at daddy sa loob. Hindi niya na-expect na darating ito nang mas maaga sa kanya. Pero ang higit niyang pinagtataka, may tatlong mga bisita itong nakaupo sa may sala at pamilyar sa kanya ang isa sa kanila. O anak, bakit ngayon ka lang? Kanina pa ako naghihintay sa iyo. Ang sabi ng driver natin, hindi ka daw pumasok sa school. Sumabay ka na sa aming kumain. Mamaya ay mag-usap tayo. Sinunod na lamang nitong si Chloe ang lahat. Kahit ang totoo ay ayaw sana niyang kasabay na kumain ng bisita nila. Umupo ito si Chloe sa tapat ng Celia na binata na kanina pa niya namukaan. Siya nga pala, anak. Naalala mo ba ito? Tanong ng kanyang ama. Umiling lamang itong si Chloe at nagsalok ng pagkain sa mesa. Naalala ng dalaga kung sino ang pamilyang ito. Ito yung kadinner nila last month pero hindi siya naging masaya. Mas mabuti pang kasama ni Tyrone on marahil mag-enjoy pa siya. At ang binatang kaharap niya ngayon, ang binatang
kinabaliwa ng kanyang pinsang si Lalaine. Kaya pala pamilyar sa kanya ang pagmumukha nito. Siya nga pala si Rex Guapo, anak ng isang pamilyang negosyante. Habulin din ng mga babae, katulad ng pinsan kong si Lalaine. Bigla siyang tiningnan ni Rex at nagtama ang kanilang paningin, pero agad siyang umiwas. Ang sungit nitong makatitig sa kanya, akala mo naman kung sinong guwapo. Pero wala pa rin itong banat-bat kay Tyrone. Anak, why don't you and Rex go out together for friendly date? Wala namang masama dun, hindi ba? Hindi malaman itong si Chloe kung ginagood time lamang siya ng kanyang ina. Anong date, ma'am? Ano ba nangyari sa aking mga magulang? Narito ba nila ako sa lalaking ito? Hindi to maaari. Napatitig lamang si Rex, ngunit wala man lang itong naging reaksyon. Pero biglang nagsalita ito at halatang walang ganang kumain. But ma'am, I'm really dating with someone else. Natahimik ang lahat sa sinabi ng lalaki. Rex, pwede ba? Pinag-usapan natin to, hindi ba? But ma'am, honestly, ayoko sa babaeng iyan. Ang kapal naman ng pagmukha ng lalaking ito. Akala siguro niya ay gusto ko rin siya. Labis ang inis nitong si Chloe sa lalaking iyon dahil sinisira lamang nito ang kanyang magandang araw. Kinuha ni Chloe ang kanyang bag at walang pasabing umalis ito at nagulong sa kanyang kwarto. Siguradong sermon na naman ang abutin niya mamaya sa kanyang ina, pero wala siyang pakialam dito. Pagkarating niya sa kwarto, kinuha niya ang kanyang phone at tinawagan ang kanyang mahal si Tyrone. Makailang beses din itong tumawag, mabuti na lamang at sinagot agad ito. O Chloe, napatawag ka. May problema ba? Tyrone, itanan mo na kaya ako. Ano? Paano mo nasabi yan? Siguro pinagalitan ka ng parents mo, ano? Hindi naman. Pero gusto nila akong makipag-date sa ibang lalaki. Pero ayoko, Tyrone. Wala na ibang lalaki kundi ikaw lamang ang pinapangarap ko. Biglang natahimik sa linya itong si Tyrone. Parang hindi yata nagustuhan ang sinabi ni Chloe. Hello Chloe. Medyo choppy ang line. Hindi kita marinig. I'm still driving. I call you later, okay? Ganun lang ang sinabi ng lalaki, sabay baba ng phone. Samantalang hindi naman makapaniwala itong si Chloe na binabaan agad siya ng lalaking mahal niya ng ganun-ganun lamang. Sa inis ng dalaga ay binato na lamang niya ang phone sa may kama. Hindi ganong reaksyon mula kay Tyrone ang gusto niyang matanggap. Pero nagkamali siya. Pinabayaan siya ng lalaki. Maya-maya lamang, bigla niyang naalala ang kanyang pinsan na si Lalaine. Gusto niyang tawagan ito, ngunit natatakot siya na malaman. Pero siguradong magalit ito sa kanya at matatampo pa. Pero hindi niya tinuloy ang balak na tawagan ng kanyang pinsan na si Lalaine dahil unang-una wala naman talaga siyang balak na makipag-date sa lalaking iyon na crush ni Lalaine. Kaya naman sa oras ding iyon, nagtungo na lamang siya sa shower room para maligo at maibsan na mga pangyayari sa araw na iyon. Pagkatapos maligo, muli niyang kinuha ang phone na roon sa may kama matapos niya itong ihagis kanina. Nakita niyang may mga missed calls na mula kay Tyrone. Kaya naman, dali-dali niya itong kinuha. Ilang minuto pa ang nakalipas, muling tumawag ang binata. Hello Chloe. Nasaan ka ba? Bakit hindi mo sinagot ang calls ko? Nako sir, pasalansya ka na. Galing kasi ako naligo. Labis naman ang sayang naramdaman itong si Chloe dahil napagtanto niyang mahal talaga siya ni Tyrone. Chloe? Siya nga pala. Ano bang ibig mong sabihin kanina? Hindi kasi tama yung dindihan eh. Sir? Gusto kasi akong ipag-date ng parents ko sa ibang lalaki pero ayoko. Dahil mayabang ang lalaking iyon. Isa pa, ikaw lang ang gusto ko. Ikaw lang ang gwapo sa akin, Tyrone. Chloe, alam kong ako ang pinakagwapo sa lahat ng mga lalaking na kilala mo. Pero bakit hindi mo subukang makipag-date sa ibang lalaki? Baka mabait siya. Ngunit tila nang hina ang katawan nitong si Chloe matapos niyang marinig ang sinabi ng lalaki. Ano? Nagbibiro ka ba, Tyrone? Pumapayag kang makipag-date ako sa iba?
Oo. Malay mo. Baka lang kasi magustuhan mo siya at magkasundo kayo. Tyron, kaya mo bang makita ako na hindi ka pag-date sa ibang lalaki? Naging seryoso ang kanilang pag-uusap sa mga oras na iyon. No, Chloe. I'm just joking. I'm sorry. Siyempre naman. Hindi ako papayag na may ibang lalaki na lumapit sa iyo. Sir Tyron, magtapat nga sa akin ang totoo. Mahal mo ba talaga ako? Chloe, hindi naman mabiro eh. Sorry na, please. Chloe, huwag mo naman bigyan ng ibang kalugan ang sinabi ko sa'yo. Nagbibiro lang naman ako eh. Sir Tyron, ayaw kong binibiro ko ng ganun. Kaya nga Chloe, sorry na. Sir, inantok na po ako. Matutulog na po ako. Wait lang, Chloe. Galit ka ba sa akin? Ay, hindi naman po, sir. Matutulog na po ako. Good night na po. Bukas na lang. Binaba nitong si Chloe ang phone. Ang totoo, nalungkot siya sa pangyayaring iyon. Tila kasi may something nakakaiba na parang gusto niyang makawala sa aming relasyon. Ako nga ba kaya ang dahilan kung bakit nasabi yun ni Tyron ang mga bagay na iyon? Ano yan? Seryosong tanong nitong si Tyron sa nakatandang kapatid nitong si Chloe. Isang maputing sobre ang inabot nito sa kanya. Bakit niya bubuksan para malaman mo kung anong laman ito? Inabot ni Tyron at sinilip kung ano ang laman nito. Na makita niya kung ano ang laman, galit niyang binalik ang maputing sobre. Hindi niyo ba talaga akong titigilan? Ano bang gusto niyo? Mr. Tyron, simple lamang ang gusto namin. Layuan mo ang kapatid ko. Maliwanag ba? Napangiti na lamang ang lalaki. Alam mo, wala akong ginagawang masama kay Chloe. Huwag ka na magmaangan pa, Tyron. Sinisira mo lamang ang kinabukasan ng kapatid ko. Tapos sasabihin mo na wala kang ginawang masama. Hindi mo ba iniisip na masyado pang bata ang kapatid ko? Hindi ko nilulokong kapatid mo. Mahal namin ang isa't isa. Tyron, alam kong may baka pang motibo kung bakit gusto mo siya. Ganyan ba ang inisip niyo sa akin? Parang mukha kong pera? Pwes nagkakamali kayo. Ganun na nga. Kaya mas mabuti pang itigil mo na ang kalukuhan na ito. Dapat nga hindi ka pumatol sa kapatid ko. Alam mo mali ito, hindi ba? Ikaw ang mas nakatanda sa kanya kaya dapat mong alam ito. Alam mo, pag nalaman to ng school, siguradong kick out ang kapatid ko. At siguradong tanggal ka sa pagiging guro mo. Pasensya ka na pero hindi ko kang iwan si Chloe. Mahal namin at isa. Mr. Tyron, huwag mong sagrin ang pasensya ko. Bigla siyang kinilyuhan ng lalaki. Nagdilim ang paningin nitong si Tyron. Gusto sana niyang patulan ang lalaki. Pero pinigilan lamang niya ito. At tila nawagi sa kanyang binabalak. Makinig ka, Tyron. Kung mahal mo pa ang buhay mo, umalis ka na sa buhay ni Chloe. Ilang beses niyang gustong layuan itong si Chloe. Ngunit mas lalo lamang itong nagparamdam sa kanya. Maya-maya lamang, may lumapit kay Tyron ang kanyang co-teacher. Oh, Sir Tyron, akala ko'y umuwi ka na. Wala na siyang gamit mo dito sa faculty room. Siya nga pala, may isang magandang dalaga ang naghanap sa'yo rito kanina. Agad niyang naalala kung sino iyon. Si Chloe, may pinag-usapan ka silang dalawa na magkikita sa lumang building ng eskwelahan. Pagdating ko sa lumang gusali, hindi nga ako nagkamali. Nakita ko si Chloe na nakatayo sa may sulok habang hinintay ako. Humarap ang dalaga sa akin, ngunit mukhang matamlay ito at numabaga pa ang kanyang mga mata. Lumambot tuloy ang aking puso na makita ko ang itsura ng nobya ko. Nang tuluyan na siyang nakalapit sa dalaga, hinaplos niya ang pisngin nito. Chloe, bakit wala ka sa klase mo kanina? Galit ka ba sa akin? At sa hindi inaasahan, may tumulong luha sa kanyang mga mata. Ayaw ko kasing pag-date sa lalaking iyon. Bakit mo ba kasi ako pinayagan? Chloe, joke lang naman yun eh. Hindi siya makatiis kaya naman niyakap niya ang dalaga. Ang sarap sa pakiramdam habang niyakap niya si Chloe. Paano niya ma-attempt na hiwalayan ang babaeng mahal niya? Tyron, hindi ba nangako ka sa akin na mag-date tayo bukas? Oo naman Chloe, anong oras ba? After class. Bigla na mula ang pisngin ng dalaga
at pansin na pansin ito ni Tyrone. Tyrone, excited ako para bukas at iyak talaga ako kapag hindi tumatuloy. Don't worry, Chloe. Matutuloy ito. Sabay hawak sa magkabilang bisngi ng dalaga. Nang malapit na sana maglapat ang kanilang mga labi sa oras na iyon, may biglang tumunog sa kanilang paligid. Alam nilang may kasama silang ibang tao sa loob ng gusali. Gusto pa sanang yakapin ni Tyrone ang dalaga ngunit huli na ang lahat. Mukhang ito na yata ang huling pagkakataon na magkita silang dalawa. Kinabukasan, walang tawag o text man lamang mula kay Tyrone. Pero kahit ganun pa man, itutuloy pa rin ng dalaga ang kanilang napag-usapan sa araw na iyon. Baka sakaling naroon ito sa labas ng village habang naghintay sa kanya. Kinuha ni Chloe ang kanyang bag at nagmamadaling lumabas mula sa kwarto. Maswerte nga siya dahil natutulog pa ang kanyang mga magulang at malaya siyang makalabas ng bahay. Nang makalabas na ito ng pinto, akala ng dalaga ligtas na siyang makalabas mula rito. Ngunit isang pangyayari ang hindi niya inasahan. Nakapadlock pala ang lahat ng pinto ng bahay. At saan ka pupunta, Chloe? Ah, kuya, ikaw pala. Siyempre po, papasok sa eskwela. Pwede ba, Chloe? Huwag mo akong lokohin. Alam ko ang ginagawa mo. Napagkasunduan nila mami at daddy na doon ka muna sa Amerika tumira. Ano? Seryoso kayo dyan, kuya? Hindi to maaari. Chloe, pumayag ka man o hindi, buo na ang desisyon ng parents natin. Samantalang, sa araw ding iyon, matapos ang klase nitong si Tyrone, bagamat alam niyang hindi papasok itong si Chloe. Kakausapin na lamang niya ito mamaya kapag nakita na sila patungkol sa kanyang pag-aaral. At sa araw ding iyon, nagtungo na ang binata sa lugar kung saan dapat sila magkita. Ilang oras siyang naghintay na sana makarating ang babaeng mahal na mahal niya. Nakaset up ng lahat sa lugar na iyon at pagkatapos ay manood sila ng sine. Ngunit maraming oras ang nagdaan, walang Chloe ang dumating. Tinawagan niya kung nasaan na ito pero hindi niya ito makontak. Pumasok sa isipan ni Tyrone na maaaring may nakadlang sa kanilang plano. Sumapit ang hapon ngunit wala pa rin Chloe ang nagparamdam sa kanya. Kaya naman, napapasyahan niyang magtungo sa unang pagkakataon sa tapat ng kanilang bahay. Pero laking gulat naman niya dahil nakasara ang gate at tipong walang tao sa loob. Samantalang, kinonfiscate naman ng kanyang kuya ang kanyang cellphone para wala itong maging connection kay Tyrone. Noong ding araw na iyon, umalis sila patungong ibang bansa kasama ng kanyang mga magulang. Labag man ito sa kalooban ni Chloe, ngunit wala siyang nagawa para rito. Masakit man ito sa kanyang damdamin, hindi nga nito nagawang magpaalam sa kanyang mahal. Ang bukod tangin ng alaala sa kanyang mahal na kahit saan man siya magtungo ay manatili ito sa kanyang damdamin magpakailanman. Samantalang, araw, linggo at buwan, hindi pa rin matanggap ni Tyrone ang nangyari sa kanilang pagmamahalan na napunta ito sa wala. Chloe, kung nasaan ka man ngayon, ilang buwan na tayong walang naging komunikasyon pero ito ang tandaan mo na manatili ka sa aking puso. Nagpatuloy si Tyrone sa pagtuturo. Alam kasi niyang balang araw ay muli silang magkita at magkasama. Namuhay naman itong si Chloe sa ibang bansa kasama ng kanyang mga magulang. Isang malaking katanungan ito ni Chloe sa kanyang mga magulang kung bakit nila ito ginawa sa kanya. Ma'am, Dad, mahal niyo ba ako? O bakit naman, Chloe? Bakit man itanong iyan? Kasi kung hindi niyo ako mahal, mas mabuti pang mawala na lamang ako. Wala nang saysay ang buhay kong ito. Pwede ba, Chloe? Stop! Huwag kang masalita ng ganyan. Mahal ka naman ng daddy mo, anak. Kaya nga gusto naming maging maayos ang buhay mo. Pero ma'am, kung mahal niyo talaga ako, bakit niyo ako sinasaktan ng ganito? Chloe, alam namin kung ano ang ginagawa namin para sa'yo. Siya nga pala. Narito din pala sa Amerika si Rex. At gusto namin kayong dalawa ang magkatuluyan. Wala ka nang hanapin sa kanya, hindi ba? Lahat ng bagay ay makukuha mo sa kanya. Yan ba talaga ang gusto niyo, ma'am? Pera? Ngunit paano naman ang naramdaman ko? Chloe, pwede ba? Huwag mong pairalin ang puso mo. Kailangan ngayon utak ang gamitin.
Makain ba yung pagmamahal na yan? Mula sa araw na iyon, laging nagkulong sa kwarto itong si Chloe. Hindi kumakain, kaya naman may mga araw na nagkakasakit ito. Ilang buwan nang nakalipas, matapos nilang nagibang bansa, kasama ng pamilya. Malaki ang pagbabago ng dalaga, naging masakitin ito. Hanggang isang araw, dinala na nila ito sa isang private hospital. Masyado na itong na-depress sa kanyang buhay. Hindi niya matanggap ang ganitong pangyayari. Chloe, anak, lumaban ka. Pati kami nahirapan dahil sa nangyari sa'yo. Ano bang gusto mo? Hindi umimik ang dalaga sa sinabi ng mga magulang. Gusto mo bang umuwi ng Pilipinas? Iha, gusto mo bang makita si Tyrone, yung lalaking mahal mo? Yun bang gusto mo? Napatingin na lamang itong si Chloe sa kanyang mga magulang. Talaga ma'am? Dad? Pumapayag na kayo? Oo iha, kami ang nahirapan sa ginagawa mo sa sarili mo eh. Naamin namin ng dad mo na walang pinakaiba ang sitwasyon namin sa iyo ni Tyrone. Kagaya nyo, ganoon din ang naging relasyon namin noon ng daddy mo noon. Pinaglaban ako ng daddy mo at nagsumikap. Kaya gusto naming maging maganda ang buhay niyo magkapatid at hindi niyo maranasan ang naranasan namin noon. Pero sa pinapakita mong iyan ay nasaktan kami anak. Mahal ka namin ng dad mo. Kaya uwi tayo ng Pilipinas. Buwan noon ng Disyembre, nakabalik na nga sa Pilipinas itong si Chloe. Masaya siya dahil sa wakas, sa tagal man ng panahon, nabagtanto ng kanyang mga magulang na totoo ang kanilang pag-ibigan. Ngunit sa ilang buwan na walang komunikasyon kay Tyrone, natatakot siya na marahil may iba na itong minamahal. At kung totoo man ang kanyang kutob, wala siyang karapatan para hadlangan ito dahil nasaktan niya si Tyrone. Iha, ito nga pala ang phone mo. Pwede mo nang tawagan si Tyrone? Ano bang oras ngayon? Hindi nga nagdalawang isip itong si Chloe na tawagan ng phone itong si Tyrone. Ngunit out coverage ito. Ma'am, hindi ko siya makontak. Marahil, nagpalit siya ng bagong number. Anak, kung ganun eh, punta natin ang school. Walang oras ang sinayang kasama ng mga magulang. Nagtungo ito sa eskwelahan para makita ang binata. Ngunit, pagdating sa lugar, wala na raw doon si Tyrone. Ilang buwan na ang nakalipas matapos itong nag-resign sa trabaho. Binigay naman ng head office ang address kung saan nakatira itong si Tyrone. Kahit pagod itong si Chloe, hindi siya sumuko. Gusto niyang makita ang lalaking mahal niya at humingi ng sorry sa lahat. Mabilis lamang nilang natuntun ang bahay ni Tyrone. Kumatok ito sa pinto, maya-maya lamang ay biglang bumukas at nakita niya ang mukha ng lalaking matagal na niyang namimiss at mayakap. Chloe? Totoo ba ito? Tyrone? Oo, ako ito. Kumusta ka na Chloe? Bakit nawala ka bigla? Halos mabaliw ako sa kakaisip kung nasaan ka na. Pero hindi ako nawala na pag-asa na balang araw ay babalik ka rin sa akin at tutuparin mo ang pangako mo sa akin. Tyrone, I'm really sorry. Isinama ako ni Ma'am at Dad sa Amerika dahil tutol sila sa relasyon natin. Pero bakit ka ngayon nandito, Chloe? Baka makita ka ng parents mo at dumalaw sa akin. No, Tyrone. Kaya nga ako nandito dahil mahal kita. Pinaglaban kita. Ganun ka rin ba sa akin? Mahal mo pa rin ako, Tyrone? Chloe, kailanman, hindi nagbago ang pagtingin ko sa'yo. Manatili ito. Biglang niyakap ng dalaga itong si Tyrone. Maraming salamat, Tyrone, dahil mahal mo pa rin ako. Pero Chloe, baka malaman ito ng parents mo at ilayo ka naman sa akin. Alam mo, Chloe, narealize ko noon yung sinabi mong itanan kita. Sana ginawa ko na iyon para magkasama tayo. Ito na ba ang totoong pag-ibigan na kahit sa maraming pagsubok na dumaan ay walang makahadlang? Sila na kaya hanggang sa dulo? Magiging happy together na kaya ang kanilang relasyon at wala nang hadlang pa? Labis ang sayang naramdaman ng dalaga dahil sa wakas ay muli niyang makita ang lalaking minahal niya. Pagdating sa Pilipinas, wala lang sinayang na oras. Hinanap agad ni Chloe ang lalaki at hindi nga siya nabigo dito. Laking gulat ni Tyrone kung sino itong babaeng nasa harapan
ng kanilang pintuan. Akala niya isa lamang itong panaginip pero totoo pala. Tyrone, pumayag na sila mami at daddy sa ating relasyon. Chloe, huwag nga magbiro ng ganyan. Baka maniwala ko sa sinasabi mo. Yes, Tyrone. Pumayag na nga sila. Nakita ni Tyrone na kasama pala ni Chloe ang kanyang mga magulang. Tyrone, totoo ang sinabi ng anak namin. Marahil, naging mali ang desisyon namin noon. Pumayag na kami sa inyong relasyon ni Chloe. Pero Tyrone, ito ang tatandaan mo. Kailangan mo nang matapos ni Chloe ang pag-aaral sa kolehiyo. Nang sa ganun ay mas maayos ang iyong buhay. Marami pong salamat sa inyo, tita, tito. Hindi ko po kayo sisihin. Nagpatuloy sa pag-aaral itong si Chloe. Samantalang bumalik naman sa pagtuturo itong si Tyrone. Hindi masukat ang sayang naramdaman ng dalawa sa kabila man ng maraming pagsubok nila. Heto, pinaglaban nila ito hanggang sa dulo. Ilang taon din ang lumipas na pagtapos na rin itong si Chloe sa kolehiyo at kumuha ng BS Education. Naging inspirasyon niya noon si Tyrone sa pagtuturo, kaya naman ganoon din ang kanyang kinuha na kurso. Hello Chloe, pwede ba tayo magkita mamaya after class? Tyrone, sige. Saan ba? Siyempre naman, sa dati nating tagpuan ni Chloe. Walang idea ang babae kung ano ang mangyayari. Naunang dumating doon si Tyrone sa sinabing lugar habang hinahantay ang babae. Ilang oras ang nakalipas, dumating na nga si Chloe. Laking gulat ng dalaga dahil tila may kakaibang mangyayari ngayon. Pagpasok sa loob, nakita niya si Tyrone na nakatayo lamang. Chloe, mabuti naman at narito ka na. Ano meron Tyrone? Pwede namang sa bahay natin. Pwede namang sa bahay tayo mag-usap, hindi ba? Wala na problema kay mom at dad. Oo Chloe, pero dito kasi sa lugar na ito, nagsimula ang mga alaala natin. Biglang lumuhod ang lalaki sa harapan nitong si Chloe. My dear, my love Chloe, will you marry me? Tyrone. Oo Chloe, tinatanggap mo ba ako? Tinatanggap mo ba ang pag-ibig ko sa'yo? Tyrone. Yes, matagal ko nang hinihintay ito. Ayaw ko na namang pangunahan ka. Yes Tyrone, I will marry you. Maraming salamat Chloe, I love you so much. Walang nagawa ang mga parents at kapatid nitong si Chloe kundi pumayag na lamang. Anak, Chloe, Tyrone, kung yan ang naging desisyon nyo, hindi namin kayo papigilan pa. Basta lagi nyo tatandaan na dapat lagi kayong magtulungan sa lahat ng bagay. Dumating na ang araw ng kanilang kasal. Labis ang sayang naramdaman ng bawat isa dahil hindi ito isang panaginip lamang. Nagsama silang dalawa at namuhay ng mapayapa sa piling ng bawat isa. Minsan, may pagkakataon sa buhay natin na talagang hindi panig sa atin ang pagkakataon. Pero kung ano man ang makabuti para sa'yo, gawin mo. Umibig, magmahal, bumuo ng pamilya. Ang mahalaga ay masaya ka. Hanggang dito na lamang muna mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking munting channel. Maraming maraming salamat. Hanggang sa susunod pa nating mga kwentong pag-ibig. Maraming salamat at paalam.